Kumusta, Marimar? Siya nga! Si Seryo, ang binata sa asyenda. Ang nabigay sa akin ng lahat ng pagkain. Si Seryo nga! Siya nga! Seryo! 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 Hindi ako makapaniwalang dinalaw mo ko. Bakit naman? Alam mo naman kung bakit. Akala mo ba hindi ako nasaktan sa ginawa mo kanina, ha? Tinawag kita, no? At alam kong narinig mo ako dahil hininto mo ang jeep. Pero hindi mo ako pinansin. At basta dumire-diretso ka lang. Hindi mo ba ako narinig? Sige nga, sabihin mo. Oo, Marimar, tama ka. Galit na galit kasi ako kanina, kaya naging masama ako. Kaya nga ako ngayon pumunta rito, para humingi ng tawad. Alam mo ba kung anong naiisip ko? Hindi ako manghuhula. Sabihin mo na lang, Angelica. Ang hinahanap naming tao ay nasa paligid lang. Ang magkukumbinsi kay Seryo na huwag nang ibenta ang asyenda at pakakasalan niya. At sino naman ang taong yun? E di ikaw. Humihingi ka ng tawad sa akin? Bakit hindi? Naging masama ako at sana mapatawad mo ako. Hindi, huwag na. Kalimutan mo na. Alam mo ba, nandun ako malapit sa bahay niyo kasi gusto kitang makita. Pero bakit? Sige, sabihin mo. Wala lang. Gusto ko lang makita mo na naligo ako, nagsuklay, at malinis ang suot kong damit. Wow, oo nga, no. Maayos ka ng tingnan ngayon at ang ganda mo. Totoo ba? Maganda ba talaga ako, ha? Oo, maganda ka. Pero nakayapak pa rin. At madumi pa rin ang mga kuko. Hindi, ang totoo. Nakasuot ako ng sapatos kanina kaso sobrang sikip eh. Totoo yun. Kaya nagkapaltos-paltos ang paa ko at masakit na, kaya kinailangan ko na siyang hubarin. Pero pangako, hahanap ako ng sapatos na kasya sa akin para hindi na ako nakayapak pag umaalis. Magandang ideya yan. Gusto mo bang ipakilala kita sa lolo at lola ko? Nandun sila oh, yung nakatayo sa kubo. Okay, sige. Tayo na. Hindi ako pinapansin ni Seryo kahit na araw-araw kong nandito sa bahay niyo. Hindi mo pa naman siya inaakit, Monica. Hindi ko naman naisip na gawin yon. Sabihin mo nga sa akin, may gusto ka ba kay Seryo? Gusto ko siya, Angelica. Talagang gusto. Yung seryosong sagot. Napakagwapo niya. Simpatiko. Bata. Pero hindi kaakit-akit sa mga babae ang estilo ng buhay niya, Angelica. Dahil dyan, ikaw na magbabago nun. Kaya nga ikaw ang pinili ko para sa kanya. Hindi, sa tingin ko talagang wala siyang interes sa akin. Pag-isipan mo, Monica, napakaganda mo at edukada. Kung hindi nagpapakita si Seryo ng interes, yun ay dahil hindi ka nagpapakita ng interes. At hindi mo siya kinakausap. Mag-isip ka. Malay mo, ang kapalaran mo pala yung maging asawa ni Seryo. Para hindi mabenta ang asyenda, di ba? Maupo po kayo, Lola. Karangalan naming makilala ka, Seryo. Gusto namin magpasalamat para sa pagkain at gatas na bigay mo. Pagpalain ka sana ng Panginoon. Walang anuman po yun. Kaibigan ko po si Marimar. Narinig niya yun? Kaibigan niya daw ako. Kaibigan ko si Seryo. Isa siyang mabuting kaibigan. Kukunti lang ang kaibigan natin, hindi po ba? Kung ganun, maasahan niyo na ako mula ngayon. Maraming salamat, Seryo. Hayaan mong halikan ko ang kamay mo. Bendisyonan mo ako. Sige na. Tumayo ka nga dyan, bata ka. Ang Diyos lamang ang hinihingan ng bendisyon ang mga lolo o kaya mga pare. Pagpasensyahan mo na siya. Mapusok itong si Marimar dahil sa kabataan niya. Kayo lang po ba ang pamilya ni Marimar? Meron pa akong papa. Tama ba, Lolo? Buhay pa ang papa, di ba? Oo, iha. Buhay pa ang papa mo. Naiintindihan ko. Sandali lang, iho. Ang totoo, ang aking anak, kinasyal siya sa papa ni Marimar. Matagal nang namayapa ang mahal na ina ni Marimar. Ganun po ba? Pero nasa na ho ba ngayon ang papa ni Marimar? Masyadong pakialamerong manliligaw. Hindi namin alam kung nasaan siya. Ang aming anak, sumalangit nawa siya.
Ayaw niyang lumapit kami at nangako kami sa kanya na... Huwag niyo na pong ituloy, naiintindihan ko. May gusto lang ho akong sabihin. Sige, ano yon, Seryo? Alagaan niyo sana siyang mabuti. Kailangan siyang alagaan mabuti. Hindi na ho siya bata. Isa na siyang magandang dalaga. At maaaring niya itong ikapahamak. Sige, aalis na po ako. Huwag ka munang umalis. Marami pa akong gagawin pero magkikita pa naman tayo. Mula ngayon, kung may kailangan kayo, papuntahin niyo lang po si Marimar sa hasyenda. Ay, Seryo. Nakakahiya naman yata. Hindi, huwag niyo hong isipin yun. Wala naman po yun sa akin. Maliwanag. Ikinalulugod ko kung makilala kayo. Uulitin ko po, kaibigan niyo rin po ako, katulad ni Marimar. Hanggang sa muli. Paalam din sa'yo, munting aso. Ang pangalan niya ay Pulgoso. Bueno, paalam na, Pulgoso. Magpaalam ka, Pulgoso. Marimar. Marimar, iha. Sumagot ka, Marimar. Ano ka ba? Mapapansin nila patay na patay ka kay Seryo. Hay, Pulgoso. Huwag mo ngang kagatin ang damit ko. Anong tingin niyo sa kanya, Lolo? Napakabait niya. At sabi niya, gusto niyang maging kaibigan natin. Hindi natin siya kauri, mayaman siya. Napakataas ang kalagayan niya mula sa atin. Alam na alam ni Lola yan, siyempre. Pero totoo siya sa sinasabi niya. Hindi rin siya tulad ng mga ibang mga mayayaman dyan. Hindi. Gugupitin ko nga mga kuko ko sa paa at maliligo po ako ulit. Nakalimutan ko kasing gawin yun. Tsaka, ano pa ba? Anong tingin mong nangyayari sa kanya, mahal? Pambihira, hindi niyo pa ba nahahalata? Hay, Pancho. Pancho. Huwag sana siyang matulad sa naging kapalaran ng kanyang kaawa-awang mahal na mama. Hello? Oo, ito nga ang asyenda ng Santibanyas. Pasensya na, pero naibenta na ito. Ako ang asawa ng may-ari. Sige, maraming salamat. Paalam. Umpisa pa lang ng lahat, Seryo.